Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid sa North. Ako po si Brother Kit Makapagal ng Servants of the Lord. Nandyan po sa slide ang aking pamilya, si Cora ang misis ko. May tatlo po kaming anak at mayroon na rin kaming tatlong apo. Ngayong gabi pag-uusapan natin yung financial stewardship. We've learned about our Christian culture sa Couples for Christ. Marami po yun. Pinag-aralan natin. And among the various expressions of such culture, sa Couples for Christ, is the whole area of Christian finance. So we now want to take closer look at our Christian responsibility in this area. That's why the subtitle of the talk is Taking Responsibility for God's Work Through Our Finances. So sino dito ang naniniwala that money is the root of all evil? Ang pera ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Well, actually, it is not money but the love of money that is the root of all evil from 1 Timothy 6:10. So ang Diyos ang may likha ng pera. Para magkaroon nga ng common denominator na tinatawag, ang hirap ng bibili ka ng cellphone at ang pambayad mo ay isang truck ng kamote at 10 sako ng bigas. So kailangan ang lahat ng komersyo ay ma-convert in terms of money. So even money recognizes the existence of God. Sabi nga sa US dollar bill, in God we trust. Sa ating 1,000 peso bill, mababasa doon, pinagpala ang bayan na ang Diyos ang Panginoon. Then sa 500 pesos is faith in our people and faith in God. So nababanggit ang Diyos sa pera. So, bago tayo magpatuloy, i-define natin yung financial stewardship. So, ano ba yung definition ng finance? It is the way in which money is used and handled. Paano hawakan yung pera? Finance is all about matters relating to money at paano ito gastusin at paano ito i-save. Then, stewardship defined. When we say steward, it is the office, the duties and obligations ng isang tagapangasiwa. It is conducting, supervising, or managing of something, especially the careful and responsible management of something entrusted to one's care. Kaya nga yung PDAP na binibigay sa mga congressman, sa mga senador, is actually stewardship. Ngayon naman, tignan natin yung tatlong paraan kung saan natin ginagamit ang ating pananalapi para sa Diyos. So ito ay sa tithings, sa almsgiving, at resource sharing. So when we say tithings, this is something to do with 10% of our earnings. That's why the Tagalog translation of tithes is said to be ikapo, 10%. Then almsgiving, parang itong pagpapautang sa Diyos, ang ating pagtulong sa mahirap na pagdating ng panahon, ang Diyos ang magbabayad, sabi sa Proverbs 19:17. Kasi pag nagpahiram ka sa mahirap na hindi naman makakabayad sa iyo, ang Diyos na yung magbabayad sa iyo when the time comes. At yung pangatlo is said to be resource sharing. It is sharing of our resources in order to meet the needs of our brothers and sisters. Halimbawa, pagpapahiram ng iyong sasakyan in the service for the Lord and many more. But remember, brothers and sisters, yung resource sharing is given over and above tithes. Yung bang pag tinulungan ko si kapatid na nangangailangan ng 5,000 pesos or 500 pesos at hindi ko na yun pababayad, pwede ko bang ikaltas yun sa tithes ko? Hindi po pwede because all of this, the almsgiving and resource sharing are said to be over and above the tithes. Ngayon, tanungin niyo ako, Brother Kit, bakit kailangan natin gawin ito? Gagawin natin ito because we recognize na ang lahat ay galing sa Diyos. As mentioned in Psalm 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and everything that dwells therein. So lahat ng nasa mundo ay pag-aari ng Diyos. Sa Haggai 2:8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. Sa akin lahat yung kayamanan dito sa mundo. In other words, brothers and sisters, God owns everything.
Di ba, sino sa palagay niyo ang may-ari ng pera nandiyan sa iyong wallet? Ang may-ari ng sasakyan na dinadrive mo papunta sa iyong trabaho? Sino yung may-ari ng mga kumpanyang pinagtatrabuhon mo? This expression is said to be revolutionary, brothers and sisters. It is in fact a radical principle that we should recognize that God owns everything. Ito yung foundation ng financial management. So, maliwanag na sinasabi dito ng lahat ay nilikha ng Diyos at siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga ito. So, the question is, kung ang lahat ay sa Diyos, ano naman yung papel natin, mga tao? Our role is, we are mere stewards. Tayo ay tagapamahala lamang, tagapangasiwa, caretaker. So, inilagay ng Panginoon, Yahweh, ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan, as mentioned in Genesis 2:15. So, brothers and sisters, sino dito yung naniniwala that Jesus is Lord? Siyempre, lahat tayo. But when you accept that Jesus is Lord, He should be the Lord of all areas of your life. The Lord of my family, the Lord of my career, love life, the Lord of my community life, and especially the Lord of my finances. So, we will work on this platform. We will work on this mindset. So, the Lord of our resources, and that resources are said to be time, talent, and treasure. So, dapat natin gamitin ang ating pananalapi para, number one, sa pagtaguyod ng kaharian ng Diyos na naaayon sa kanyang kagustuhan. We should pursue God's kingdom according to His purpose, according to His will. At upang itaguyod natin ang ating Kristiyanong misyon. We are here to continue the mission. And that is one of our calling. And lastly, to help our brothers and sisters. Why? Because we serve God by serving others. Now let's go back to that tithing. Sabi nga, ikapu o aray kupu. So the question is, what is tithings? Tithings is said to be 10% ng ating kita pagkatapos kaltasan yung buwis, no? When we say kita, these are wages, rents, investment, business, etc. And ito ay priority sa lahat ng dapat nating pagkagastahan. So ito ay binibigay sa pangunahing katawan ni Kristo na kung saan nakukuha natin ang ating suporta sa buhay Kristiyano. In our case, it is Couples for Christ at yung ating parokya. So ito ay binibigay para suportahan ang gawain ng Panginoon. Ito yung itsura ng resibo na nanggagaling sa center when you pay your tithes. Sa Couples for Christ, ang ating tithes ay ginagamit para sa evangelization. This is the conduct of CLP, mga mission works, mga workers natin. Diyan kinukuha yung mga pondo nila when they do evangelization work. Tapos members formation, yung mga teachings natin, mga weekend retreats, lahat ng mga bagay na magbibigay ng pag-aaral sa buong membership, diyan din kinukuha sa tithes natin. Community activities. Meron tayong ANCOP, meron tayong mga scholarship. That's why our mission is building the church of the home and building the... Then, administrative expenses natin, no? Meron tayong CFC Center sa San Fernando, Pampanga. And we have people that handles administrative services. And we must compensate them. Pumbili na din ng mga supplies, mga furnitures, etc. And before I leave this four, I would like to go back to number three, which is community activities. There is this story, matagal na, mga ANCOP scholars natin na pinag-aaral, I think mga grade 4, merong sa mga estudyante, merong biglang nahilo. No? Nahilo yung bata. Tapos, nagtaka yung teacher bakit nahilo yung estudyante. Sumagot yung kaibigan nung nahilo, sabi niya, "Ma'am, nahilo po si Ana Marie kasi Huwebes ngayon." Anong connect? Anong connection ng Huwebes tapos nahilo siya? Kasi po sabi niya, pag araw po ng Huwebes,
sa family nila, sa'yo po yung naka-schedule na hindi kakain maghapon. So they are family of eight. Naka-rotation sila na everyday merong isang hindi kakain. So just imagine, hindi nag-almusal yung bata, tapos hindi nagtanghalian, and it's 3 o'clock in the afternoon, nag-collapse yung bata. That's why in our community service, we not only finance the scholarship of the students, but likewise, yung kanyang allowance, especially food. Ano ba yung scriptural basis natin dito about tithings? Well, I would like to share Malachi 3 from 7 to 10. Sabi niya, manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo. Return to me and I will return to you, sabi ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko naman, sabi ng Diyos, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? So hindi, siyempre. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga andog. You are robbing me in tithes and offerings, sabi ng Diyos. But then we continue. Sinusumpa ko kayo lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ng buong buo ang mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Try me on this, sabi ng Diyos. Diba si Erap, very famous siya dun sa line na, huwag nyo kong subukan. Ganon din ang Diyos. Ayaw din niyang sinusubukan siya, di ba? Yung temptations of Jesus Christ. Di ba sabi, sumagot siya kay Satanas, do not put the Lord your God into test. But in this particular verse of the Bible, in Malachi, ang Diyos mismo ang nagsalita na, subukan niyo ako. Tignan natin kung ano yung ibabalik ko sa inyo. I will open the floodgates of heaven and I will fill you up with tremendous blessings, sabi niya. So, pinagnanakawan natin ng Diyos kung hindi tayo nagbibigay ng ikapo. Dahil unang-una, ang salapi ay sa Kanya at hinihingi lang niya sa atin na ibalik natin sa Kanya ang sampung bahagi ng Kanyang sariling salapi. Brothers and sisters, when we don't give tithes, we actually steal from God. That's why the question is, ibig bang sabihin, Brother Kit, kung hindi ako nagbibigay ng tithes, parang magnanakaw na ako? Well, the answer is, hindi parang lang. Magnanakaw ka talaga. So, we give tithes, brothers and sisters, as mentioned, para magkaroon ng pagkain sa tahanan ng Diyos. At yung pagkain na yon ay siyang nagbibigay buhay. Sinusuportahan ng tithes ang ating gawain sa Panginoon, mga gawain na nagbibigay buhay sa maraming mag-asawahan. When we say pagkain sa tahanan ng Diyos, ito yung, in our case, yung salita ng Diyos na binibigay natin in our Christian Life Program, in our MER. And these are said to be life-giving. Sila yung bumubuhay sa mga married couples. Siya yung nagbibigay diwa sa samahan. Siya yung, ang salita ng Diyos ay siyang magbabind lalo so that couples will be closer to one another. Ang dami ng mga marriages na sinalba ng pagkain sa tahanan ng Diyos dahil sa ginagawa nating programa. And this program, brothers and sisters, are said to be supported by our tithes. Open the floodgates. So nabanggit kanina yan sa Malachi. In other words, hindi natin madadaig ang Diyos sa pagbibigay in terms of generosity. That's why sasabihin ko sa inyo, sigurado nakatanggap tayo ng higit pa sa ating binigay. In other words, nagbigay nga tayo ng tulong sa simbahan, sa community. Pero tiningnan nyo ba kung ano yung balik ng Diyos sa atin? Hindi kailangan ito in terms of money. When you began to share your blessings and serve in the community, ano nang nangyari sa buhay mo? Marami sa atin, in our sharing, ang dami gumunda yung buhay nila dahil marunong silang magbigay. Bumuti yung samahang mag-asawahan, mga anak na mababait, mga anak na nagsipagtapos sa pag-aaral, at marami pang blessings na naririnig natin. All because
of how they share their resources to God and in the community. Then you may ask, Brother Kit, yung tithing, kahit balibalik na rin ko yung aking covenant card, hindi ko mabasa yung word na tithing doon. Yes, of course. Subalit, this is said to be an important part ng ating buhay Kristiyano as a growing Christians. At yung ating pagtugon sa tithing ay maaring maging sukatan ng ating paglagong spiritual. In other words, we grow spiritually when we learn to share, when we learn to give tithes. And these tithes reflect the following areas in our lives. Unang-una, our stewardship. Pangalawa, yung ating gratitude. Then, our priorities, our faith, our conversion, and our zeal for God's kingdom. So, one by one, we will take them very quickly. So, yung una, ang ating stewardship, ang ating pangangasiwa, the question is, naniniwala ba tayo na ang lahat ay galing sa Diyos at tayo ay tagapamahala lamang? We have discussed that before. And the answer is a resounding yes. So, kung magkaganon, sinusunod ba natin ang Diyos kung paano natin hawakan ang ating pananalapi? Do we follow God's guidance or God's teaching on how we handle our finances? Brothers and sisters, when God blessed you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. The people of God are said to be God's management company. Kumbaga, tayong lahat ay empleyado ng Diyos at naatasan tayong mga siwa sa kanyang mga nilikha. It is a further obligation that although you are free to make your own choices, that choice you make must give glory and must benefit God's creation. So hindi ka lang basta gasta ng gasta. Kailangan binibigyan mo rin ng priority ang pagtulong sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Anything that will glorify God. That's why let's honor the Lord with our giving. So yung number two, our thanksgiving, yung ating pasasalamat. The question is, tinatanggap ba natin na ang lahat ng mabuting bagay na pag-aari natin ay galing sa Diyos? All of these things, yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung mga anak mo, everything that is happening to you na maganda sa iyong buhay, lahat niyan ay galing sa Diyos. Na kung wala ang mga biyaya ng Diyos, hindi natin matatamasa ang mga bagay na nasa atin. Kung hindi ka binagyan ng Diyos, you would not be able to enjoy all of those blessings. Number three, our priority. Ang Diyos ba at ang kanyang kaharian ay una sa ating buhay na higit pa sa ating pangangailangan? Binibigyan ba natin ng priority yung sinasabing the kingdom of... I would like to share na yung nung 2013 na approve yung petition namin sa US, kaming buong pamilya ay makakapunta doon except doon sa panganay natin. At napakalaki ng tukso na manirahan sa US. So lahat kami, we were able to get our green card. Nandun na kami, yung tinatawag na the land of milk and honey. This is it, ito na yung buhay na pinapangarap namin for so long. After 20 years, yung petition namin dumating. So nandun na kami. But one time, parang merong kulang because I am so engrossed with my service to the Lord, yung commitment ko nasa kanya na. I asked myself in 2013, sabi ko, will I spend the rest of my life earning money and I will no longer proclaim the good news? Then suddenly, nakita ko yung sarili ko after 3 months in the US. Bit-bit ko uli yung aking maleta pabalik ng Pilipinas. Once again, be part of the community of couples for Christ and join God's army. Then yung ating faith. Naniniwala ba tayo na kapag inuna natin ang Diyos, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan natin sa buhay? Yes, of course. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Very clear. So hindi na natin kailangan i-explain. Number five, our conversion, ang ating pagbabagong loob. Paano ba tayo lumago sa Kristiyanong pagbibigay? In Christian giving, sa kawalang pag-iimbot, unselfishness,
sa kapayakan ng ating pamumuhay, simplicity of living, sa detachment sa mga material na bagay, ano na yung level mo sa mga ganitong bagay? Nag-uumpisa ka pa lang o you have reached a point of maturity na nakikita mo ang definition ng pera sa iyo is all about giving and sharing. Sabi nga ni Martin Luther King, there are three conversion necessary sa isang Kristiyano. The conversion of the heart, the conversion of the mind, and lastly, the conversion of the pocket. Yun yung mahirap na i-convert ating mga pera. Then number six, our zeal for the kingdom of God. Gaano kalawak ang ating pagnanais na mapalawig ang pamamahala ng Diyos? Gaano kalaki ang maitutulong mo sa ganitong gawain? 20 pesos? 100 pesos? Or more? Napagtanto mo ba ang mga financial na pangangailangan para magawa ang mga mission na to? The service needs your money. Then I may say, huwag tayong mawala sa tamang perspektibo. Don't lose your focus on the right perspective. Importante ang magbigay hindi dahil kailangan ng ating pera, kundi ito lamang ang marapat na dapat gawin. Very clearly, this is the right thing to do, sabi. Stewardship ang tugon natin sa kabutihan ng Diyos. Stewardship is not doing something for God with your money, but doing something for others with His money. You act on God's behalf and in His name. So, vessel ka lang, daluyan ka lang ng trabaho ng Diyos sa pamamagitan ng maayos na pangangasiwa ng mga yamang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay nakakatulong tayo sa iba. I will bless you this ng Diyos, but you will have to do this. Sa katunayan, habang nakikita natin ang gawain ng Diyos ay nangangailangan ng pera, mismo ang Diyos hindi niya kailangan ng ating mga pera dahil pag-aari niya yung buong universe. So ang practical na pangangailangan ng pera ay paraan ng Diyos para bigyan tayo ng karapatan na maging katrabaho niya sa pagtatayo ng kanyang kaharian. Kala mo kinukuha ng Diyos ang pera mo. But if you try to analyze it more deeply, brothers and sisters, binibigyan ka ng chance ng Diyos na maging bahagi ka ng kanyang trabaho dito sa mundo. And do not lose that sight. Do not lose that proper perspective, brothers and sisters. Napaka-importante po nun. So huwag tayong masyadong mag-focus dun sa 10%, kundi sa 90% na para sa atin. Tandaan na ito ay pera ng Diyos. Pag-aari niya lahat ng mga ito. Subalit, inaayaan niya tayo na itabi ang bulto para sa ating pansariling gamit. You keep the 90%, sabi ng Diyos. Just give me the 10%. Pero yung 10% na yon, pag tinranslate natin sa John 3:16, 10% version, ang hirap. For God so loved the world that He gave 10% of His only begotten Son, that whoever believes in Him shall get a 10% chance of having eternal life. Ang hirap. Ibig sabihin 90% nasa impyerno tayo. The next question is, paano kung wala naman akong sapat? But you remember that story of the widow, no? The widow's mite, ang kwento ng handog ng isang byuda sa Luke 21:1-4. And I will quote, pinagmasdan ni Jesus ang mayayamang mga may dalang mga handog sa templo. Nakita niya rin ang isang mahirap na byuda naghulog ng 2.50 sentimo. Sinabi niya sa mga alagad, ang inihandog ng mahirap na byudang yon ay higit pa sa lahat ng inihandog nila. Ang inindagay nila ay bahagi lamang ng labis sa kanila, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikabubuhay. Some give little and it is much for them. Others give all and it costs them no effort. So sino ngayon ang nagbigay ng malaki? I would like to share the early Christian church in Macedonia. They gave out of their poverty because of their sincerity of their commitment to Christ as Lord. Inabutan sila ng economic problem na napakahigpit na alos wala na silang makain. Pero napakalaki ng desire nila to serve God that they would not allow
their economic situation to keep them from being involved in the Lord's work. Sabi nga nila kay Pablo, huwag na nating singilin, huwag na nating papagtight yung mga kapatid natin sa Macedonia dahil inabutan sila ng taghirap. Pero nagreklamo yung mga kapatid na taga-Macedonia, hindi, huwag nyo kaming pakialaman because it is our duty na maging bahagi ng trabaho na gawain ng Diyos. Eh lumalaki pa lang noon ang Kristyanismo. Kaya nga sabi ni Paul, nung dinescribe niya yung collection, is actually a service. It is not just a financial obligation. It is a ministry opportunity ang pagbibigay ng handog. Sabi nga ng manok sa baboy, dapat tayong mag-donate ng ham and eggs. Sabi naman ni baboy, sa'yo, contribution lang yan. Sa akin, it would be total sacrifice. Diba, mangingitlog lang yan. After that, buhay pa yung manok. Siya, pag nag-contribute na siya ng ham, kakatayin na siya. So in Malakay, pinangako ng Diyos na bubuksan niya yung floodgates of heaven. So hindi lamang basta magbibigay ang Diyos, siya ay magbibigay ng saganang sagana. In other words, we cannot outgive the Lord. That's why I would like to share si Marian, ang aking paboritong sampagita vendor. After delivering a talk sa isang simbahan, paglabas ko, nakita ako ni Marian na hinabol niya ako papuntang sasakyan. Sabi niya, bili na po kayo ng sampagita. Magkano yan? 20. 20 po. So, bumunot ako ng pera sa aking bulsa. Nakita ko yung barya ko na 10 pesos. Binigay ko 10 pesos. Eh, binigay niya sa akin yung sampagita na worth 20 pesos. Naisip ko, lugi naman tong bata. Kawawa naman. So, naglakad ako. Sabi ko, sumunod ka sa akin, bibigay ko yung kulang. So, pagdating sa sakyan, yung anak ko, aking driver, sabi ko sa kanya, meron ka bang barya dyan? Sabi niya, meron pa ito, 20 pesos. Sabi ko, oh, ito yung 20. Sa'yo na. Eh, yung bata, naka 30 pesos niya. 20 pesos yung kanyang sampagita. So, binigyan niya uli ako ng isa pang sampagita. Oh, sa inyo na po itong sampagita. Sabi ko, hindi yata marunong sa math itong batang ito. Na malulugi ito, sabi ko. So, sabi ko sa anak ko, oh, wala ka nang bang pera dyan. Meron pa dito sa compartment, meron pang 20. So, binigay ito. Oh, ito yung 20 para hindi ka malugi. Sabi niya, oh, sige po, ito po yung isa pang sampagita. Lugi na naman siya dahil worth 60 na yung sampagita, tatlo na. Sabi ko sa bata, hindi ka ba nakakaintindi? Lugi ka na naman. Pero after that, nakangiti yung bata, the sampagita vendor is said to be teaching me a very important lesson on giving. Hindi ko siya ma-outgive. Kada magbigay ako, binibigyan niya ako. And to think, I just deliver financial stewardship dun sa talk ko. And the Lord is speaking to me that you cannot outgive me, Kit. The more you give, the more I give you in return. Dun tumigil na ako. Medyo pag-upo ko sa sasakyan, napapikit ako at nasabi ko, Lord, sorry. So kadalasan, hindi natin natatanggap yung mga kasaganaan ng Diyos dahil tayo mismo ay hindi mapagbigay. In Luke 6:38, sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa yung ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Given, it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together and running over. Ba, kung magbibigay pala ako, ibabalik sa akin ng Diyos na tenfold, siksik, liglig, umaapaw. Dapat na akong magbigay. If that is your mentality, brothers and sisters, if that is your only reason why you give tithes, you are wrong. You are missing the point. Sa tithes, hindi lang tayo basta nagbibigay. Nagbibigay tayo because we already received. Ibinabalik nang natin yung sukli. So I would like to make a commentary on Luke 6:38. Sabi ko nga, kung ikaw ay nagbigay ng wala, tatakalin niya yung wala. Sisiksikin niya yung wala. Liligligin niya yung wala. Paaapawin niya yung wala. At ibabalik niya sa iyo ang wala. Brothers and sisters, tithes is not giving of, but returning a portion of. Halimbawa, I remember nung mga bata kami, magbabakasyon kami sa mga pinsan namin, dala-dala lang na, dala-dala namin yung mga laruan namin, mga
mga kotsi-kotsian, mga teddy bear o Barbie. So nagpahiram kahalimbawa ng laruan nung ikaw ay bata pa. Di ba nung kukunin mo na yung laruan, ayaw nang ibigay. Ayaw nang ibigay ng pinsan mo. Ang sabi niya, sa akin na to. My dear brothers and sisters, sometimes we are that child who borrowed the toy. Pinahiram lang sa atin, ayaw na nating ibalik. Kaya nga, ang sabi dun sa kanta, lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Brothers and sisters, it is only in giving that we receive. Pahinga muna tayo at mag-exercise, sumabay kayo sa akin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. So, sumunod po kayo. Inhale, exhale. Inhale, 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 inhale. So, napakahirap yung tanggap ka lang ng tanggap at hindi ka marunong magbigay. Again, we go back to that question. What if I don't have enough? Baka kasi hindi naman natin kayang gawin yung widow's mite, yung matandang balo na binigay lahat ng kanyang kayamanan. So if you don't have enough, umpisa ka lang dun sa kaya mong ibigay, brothers and sisters. So gayon man, may mga sitwasyon na hindi tayo makakapigbigay ng buong tithes. Marami sa atin. Hindi na ako exempted doon, no? May mga reason. Kung minsan, apektado yung pagkain ng pamilya. So in that case, katanggap-tanggap na hindi ka magbigay ng buong tithes. And I would like to end with 2 Corinthians 9:6 to 8. Ito yung sinasabi ko. Ang naghahasik ng konti ay aani naman ng konti. Ang naghahasik ng sagana ay aani naman ng sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o sa pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya upang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasampatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. So in summary, God loves a cheerful giver. Yung taos sa puso mo ang pagbibigay. Laus keng lub mo. Aliga makabusango, teka masakit lub po tang mamiekang tights. So magbigay tayo. Kasi wala pa namang namulubi sa pagbibigay. And if we do this, brothers and sisters, stewardship has eternal consequences. So underlying most of Jesus' instruction is the assumption that your life on earth will prepare you for your future in heaven. Kaya nga sinabi ni Apostle Pablo sa Philippians 4:7, hindi sangad kong laging tuwa tanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Napakalalim ng sinabi ni Pablo. Kung nalaman kailangan din kayong offering, sabi niya, nun eh, midinan kayong reward by giving. Because Pablo knows na pag nagbigay ka, the Lord will reward you. Sabi nga, siksik, liglig, umaapaw. Stewardship builds heavenly treasure by transferring wealth from your bank account to your heavenly account. Very clear. Kinukuha mo yung bank account mo, nagagastos, nababawasan, pero ang napopondohan yung inyong heavenly account. Because God is said to be eternal, He operates in eternal time frame. Ganon din siyang magtrabaho. Eternal. So likewise, the action of God's stewards will have eternal consequences. So, napakalinaw. Kung hindi mo nakuha yung reward mo dito sa mundo, makukuha mo yan hindi dito sa mundo. Because we speak something eternal. Sabi ko nga palagi, makipagtrabaho ka kay Lord. Mahirap ito, mahaba ang oras, mababa ang sahod. Tayo, wala tayong sahod. Ngunit ang retirement benefit ay wika nga, ay out of this world. Tapos na po tayo, but I would like to leave you with this line. It is good to have money and the things money can buy. But it is good too to check once in a while and make sure we haven't lost the things money cannot buy. So purihin po natin ang Diyos at maraming maraming salamat po.